habang ipagpatuloy ang kanyang pagmamahal sa kanyang boyfriend. Maybe 3, 2, 1. At good evening, guys! Ganito mga tawa. Huwag ka magsasabi ng pangalan. Good evening, guys! This is Christmas edition. And I am with my friend. We will be talking about something about ourselves. Kasi alam niyo na. Alam, makikita yung mukha ko. Ayaw mo ba? Hide ko na lang. Lalagyan ko lang smiley. Guys, actually, ngayong Christmas, wala kaming ibang kasama. Kundi kami lang dalawa. So sad, right? But we are happy. We are happy because we are sharing each other's experiences. Ito si ate kasi, meron siyang minamahal. I will not going to tell the name of that person. Pero, itatakal natin kung ano nararamdaman niya for that person. I think this ate is so very in love. Ako din kasi dati na in love din ako sa isang tao. Pero, the thing is, di niya kaya akong ipaglaban sa kanyang family. So, from that, so you have to, ano yun, alam mo yun, i-weigh mo kung ano yung dapat. Kung hindi kanya kaya ipaglaban sa family niyo, para saan pa yung relationship niyo, di ba? Ano yun, pasarap lang? Sarap, ganun. Hindi, no? Future itong pinag-uusapan, auntie. Eto si ate. Atras ka para hindi makita mo. Pero kitang-kita na, sorry guys, i-word ko na, laglayan ko ng smiley para hindi niyo ma-identify si ate. Eto si ate kasi, super in love siya sa kanyang, ano, sa kanyang boyfriend right now. Actually, parang mga 1 year silang together. Then suddenly, nagsana punta sa ibang location. Yung boyfriend niya napunta sa ibang location. And siya na retained dito sa Dubai. Now, she is confused with her feelings. Kung ipagpapatuloy niya ba o hindi. Now, the question is, importante po talaga ang LDR. Dito na nasusukat kung paano nag-work ang LDR. Before kasi, itong si ate kong ganda, they were together for 1 year. Talagang, sila pwede mahiwalay. Pero suddenly, when COVID came, nagkaroon ng, alam mo na, walang trabaho, nagbawasan ng empleyado, and yung jowa niya, isa siya sa mga natanggal sa trabaho. So, kailangan niya maghanap ng ibang trabaho, kaso lang sa ibang Emirates. Ibang Emirates means ibang province. Dito kasi sa UAE, United Arab of Emirates. Meron na, kaso lang dati dito, kami magkakasama sa Dubai. Now, yung boyfriend ng ate kong maganda, dati sa Dubai, and now, nagtatanggalan yung kanyang mga, nagtanggalan sa kanyang opisina. Kaya kailangan niya maghanap sa ibang Emirates. Eh, napadpad siya ng charger. Ang problema ngayon, ang tanong niya sa akin kung kailangan niya bang ipagpatuloy ang kanyang pagmamahal sa kanyang boyfriend. Eh, bihira na sila magkakilala. Through text na lang sila. Is it possible to push through or hindi? So, ito, marinig natin yung explanation natin. For security purposes, i-blur ko lahat ng mukha niya at yung voice niya. Para lang alam yun, marinig natin kung ano yung feelings. Okay, ate ganda, nasanay ka na for 1 year na magkasama kayo ng jowa mo. And suddenly, nawalan siya ng trabaho and he found work sa different Emirates. Ibig sabihin, sa atin sa Pilipinas, parang different province. Kunyari, usually dapat nasa Manila sila and sa transfer siya sa Bulacan. So, sa Pilipinas kasi 5 days yan. Pero dito sa amin, sa UAE, 6 days kami nagtratrabaho. So, 1 day lang po yung off namin. Ang tanong ni ate, kailangan niya pa bang ipagpatuloy yung pagmamahal niya sa jowa niya?
weekend namin. At hindi pa sila talaga nagkikita. So, hindi ko papakita yung mukha ni ate, pero tatarang lang natin kung ano yung naging experience, right? Okay. Sorry guys, medyo nag-upgrade ako. Meron akong mic ngayon, tsaka meron akong ta-echo effect. Okay, hindi ko papakita si Ate Ganda kasi masyadong maganda. Artistahin ang beauty niya. Kung magre-request kayo ng picture niya, pwede ko naman i-send sa link below. And Ate, ano yung feeling mo na 1 year na kayo magkasama? 1 year na sila talaga magkasama. Parang hindi na possible na magkita sila every day. So, ito, tatanungin natin sa Ate ko. Ano yung nararamdaman mo? Ate, anong nararamdaman mo ngayon na nasanay ka na 6 days a week magkasama ko and suddenly ngayon hindi na ka nakikita dahil tapos lagi niya sinasabi sa'yo na wala siyang time para parang kasi mahal ang pamasahe, auntie, may COVID test pa. COVID test 20 dirhams equivalent to mga 800 pesos sa atin. Ang bigat nun, di ba? Anyhow, tarungin natin sa ate ko ano yung feeling sa... Ate, ano yung feeling mo ngayon na dati magkasama kayo araw-araw, then suddenly, hindi na kayo pwede magkita kasi hindi na siya pwede pumunta dito. Are you willing to go dun sa place na just to see him? Ay, tumatawa siya, auntie. Tumatawa siya. Hindi niya masagot yung tanong kasi mahal niya nga naman yung tao. Willing naman si ate na pumunta dun sa kanyang area. Kaso nga lang, may restrictions sometimes. May trabaho. May trabaho din siya. Ay, may complications. May trabaho din si ate ganda. At si ate ang ganda. Ang sexy. Malaking boobs. Bastos daw ako, pero that's my description. Kasi usually, ideal nila to have a girlfriend have to be malaki ang boobs. Sorry guys, wala akong big boobs. Fake lang yan. Ano lang yan? Bra, bra, bra. Pero siya, real boobs. Hawakan ko na. Ito. It's really real. It's really real. Big boobs siya talaga. Kaya, hi! Yung boyfriend niya dyan. Isip-isip ka. Huwag mo siyang pakakawalan kasi napakabuti niya. Hindi ko na ipapakita yung mukha niya kasi lahat kayo mag-message, di ba? Hindi ko, if you really want to know who I am talking to, nandito lang siya. I-request nyo lang kung gusto niyo makita yung mukha niya. Kasi if sexy, maputi, malintinitan lang tawa niya. Sexy, maganda, maputi, at marunong gumiling-giling. Hoy, marunong gumigiling-giling pagdating sa sasayaw. Mahilig kasi kaming sumayaw na dalawa. Pag kami lang dalawa, ewan ko lang pag kayo lang dalawa. Anyway, ay nako, kung tatanungin niyo ako may 10% ano ako dyan, ang commission. Maganda si ate. Hindi ko muna siya ipapakita. Pag interested kayo, just comment down below. Papangalanan ko lang siyang Ate Maganda. If you want to see her or date her, just comment down below, I want to meet Ate Maganda. Pag sinabi niyo yung ganun, bibigyan ko kayo ng chance. Just leave your number and I'll call you back. Okay? For this time, I'm going to sing a song for you guys. Ito yung both of us agreed na ito yung favorite song namin. Ano ba yung favorite song namin? Tell me. Ano ba yung ikaw. Okay. Will you tell me that you love me? Kasi kami, yung age namin kasi, nasa 1980s kami. 1980s ka ba? Oh, okay. It, ano? 1980s kami. Ang favorite song namin. Ako ah, pinag-usapan kasi namin kanina na yung song na favorite namin. When you tell me that you love me. You wanna hear that song? I'll sing it for you. Wait, okay? Give me some time. I'll just connect it to our Wi-Fi. Pag nakanta ko yun, bigyan niyo ako ng 10%. Anyhow, maganda si ate. Gusto niyo makita? I-message ako personally. Bibigyan ko sa yung picture niya. Maganda siya. Sexy.
malinis, naliligo siya araw-araw, hindi katulad ko, once a day lang. Siya, 3 times a day. 3 times a day, in a way na pagkagising niya sa umaga. Sa tanghali kasi may time siyang umuwi sa aming bahay. At gabi bago matulog. Di, ang bago-bago ni ate, di ba? O, saan ka pa? Ako kasi auntie, uncle. Hindi ako na, FYI, hindi ako naliligo pag weekends. Kung gusto niyo man ako, hindi, bahala na kayo. I don't care. I love myself more. Kung hindi niyo ako so, wala akong paki. Pinagmamahal sa akin ang nanay ko. At saka yung mga kapatid ko. Okay na ako doon. Kung hindi niyo ako magugustuhan sa hindi ko pagligo ng weekends, kaliwali. And, alam mo, weekends ngayon, and it's Christmas, we're having fun. Actually, we're just two. I don't want to show her face kasi napakaganda niya compared to mine. Hindi ako kagandahan, pero... Oh, I will make you happy for the rest of your life. Pero siya mahimhin, pero I'm sure you'll be happy. Ako kasi... Sa self ko pa lang, di ko man kayo mapapasaya araw-araw, pero sa sense of humor ko, 110% mapapasaya kayo. Kaya, if you don't find sir, just message me, I'll put my number down, okay? Kung gusto nyo ng kasiyahan, i-text lang ako. Pero kasiyahan lang yon through pagpapatawa, walang physical attraction. Gusto niyo ng physical attraction, bibigyan ko kayo other person, not me. Siguro ako puro salita lang. Sandali lang, kakantahan ko lang kayo dahil alam ko, naiinik na kayo. Ano bang request nyo, guys? For us, ano bang request ng ate? Ano bang request ng ate namin maganda na hinahide ko sa ano? Ano mag-request ka, hanapin ko? Ano yun? Sabi mo, di ba? Sinabi mo na. Ano? Nahiya siya. This has nahiya siya, guys. Mama chup chup, bye!